sa pagkising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igan suportado ng Philippine Pediatric Society at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines ang COVID-19 vaccination ng gobyerno sa mga edad 5 hanggang 11. Sa isang statement, sinabi ng dalawang grupo na mahalaga ang pagbabakuna sa mga bata dahil lubhang mapanganib ang COVID-19 para sa kanila. Muli rin sila nagpaalala na maraming benepisyo na dala ang pagpapabakuna sa mga bata. Ito ang pinaka-epektibong paraan para maprotektahan ang mga bata sa COVID-19 at mga komplikasyong dala nito. Mahigit isang oras na lang, magsisimula na ang pagbabakuna sa mga 5 to 11 years old. Silipin natin ang paghahanda sa Makati City. May unang balita live, si Mai Bermudez. Mai? Susan, mamimigay ng chocolate candy bar sa mga batang magpapabakuna dito sa lungsod ng Makati. Aarangkada na ang bakunahan para sa mga 5 to 11 years old. Mamayang alas 8 ng umaga dito sa Nemesio Ayabut Elementary School at sa SM Makati naman mamayang alas 10 ng umaga. 500 sa eskwalahan at 400 naman sa mall site ang target na mabakunahan sa age group na yan. 10,000 piraso ng tsokolate ang ipapamahagi ng Makati City Government para magpakita ng appreciation at magpasaya yung mga magpapabakuna ngayong umaga. Bawal ang walk-in at hinihikayat ang mga magulang na i-register ang kanilang mga anak sa website na covid19vaccine.safemakati.com at pwede ring magparehisto kahit hindi residente ng Makati. Sa pinakahuling datos ng lungsod, nasa mahigit 488,000 Makatizens ang fully vaccinated na at higit 123,000 naman ang nakatanggap na ng kanilang booster shot. Dito sa Southern Metro Manila ay magkakaroon din ng vaccination sa 5 to 11 years old age group mamaya sa SM Mall of Asia sa Pasay City at sa SM Aura sa Taguig. Yan ang unang balita mula rito sa Makati City, Mai Bermudez, buong puso para sa Pilipinas. Muling ilulunsad sa February 10 to 11 ang ikatlong Bayanihan Bakunahan Program ng gobyerno. Nasa 5 milyong Pilipino ang target maturukan ng COVID-19 vaccines sa loob ng 2 araw. Ayon sa National Vaccination Operations Center, puspusa ng paghahanda sa National Vaccination Drive. Sa buong Pebrero naman, mahigit 25 milyon ang target na bakunahan. Kabilang na riyan ang mga magpapaturok ng booster shot. Dahil sa paglabag umano sa honor code na disqualify ang ilang kumuha ng bar exam nitong weekend, may unang balita si Mai Bermudez. Diskwalipikado ang ilang bar examinee dahil sa paglabag umano sa honor code ayon kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin na chairperson ng Office of the Bar. Kabilang sa paglabag ang hindi raw pagsasabing nagpositibo sila sa COVID-19 bago sumailalim sa bar. Disqualified din ang mga nagpasok ng cellphone sa examination rooms pati ang mga gumamit pa umano ng kanilang social media accounts habang naka-lunch break. Mensahe ni Associate Justice Leonin sa disqualified examinee: matuto sa ginawang pagkakamali. Dagdag pa niya, para lang sa 2020 to 2021 bar examinations ang kanilang disqualification. Mahigit 11,000 kumuha ng bar exams ngayong taon. Imbis na 4, ay ginawa na lamang itong 2 araw dahil sa pandemic. 31 ang remote testing sites sa 22 lugar sa Pilipinas ito ginawa ngayon. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin, ito na ang pinakamaraming examinees mula nung nakalipas na 2 taon sa ilalim ng pandemya. Required na magpakita ng negative antigen test result ang mga bar examinee. Digitized din ang pagsusulit pero may 12 examinees ang pinayagang gawin ito sulat kamay dahil sa kapansanan. Nakaka-change pa kami ng answers.
Bal erasure. Touch mo kasi noon eh pag sa kamay. Mangilan-ngilan na lang din ang naghatid at nag-abang sa mga kumuha ng pagsusulit. Gaya ni Menchu na todo suporta sa anak. Naiiyak lang ako parati. I'm so excited for her and I'm also scared for her. Because I'm also a lawyer, so I know how it feels to take the bar. Nagdiriwang naman ang kanyang kaarawan ng bar examinee na si Mabel. Birthday wish niya. Sana successful kaming lahat at pumasa kaming lahat. Maganda, tahimik. Wala tayong masyadong binabantayan na ng mga well-wishers, no, talagang tapos ang ganda pa rito, limited. Yan ang unang balita. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Nahuli ka, mapakipagbarila ng isang lalaki sa mga pulis sa Banggued, Abra. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki sa tapat ng isang bakery. Dumaan ang isang rider pero bumalik din at tila kinausap ang dalawang lalaki. Bumaba ng motorsiklo ang rider at may dumating pang isang nakamotor din maya-maya. Bumunot ng baril ang rider, nakipagputukan at tumakbo palayo. Tinugis ang lalaki at nagka-shootout muli di kalayuan sa unang pinangyarihan ng barilan. Naitakbo sa ospital ang suspect na kinilalang si Mark de Guzman pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, mga pulis na nagsasagwa ng monitoring ang nilapitan ni de Guzman dahil sinita siya sa paglabag sa oras ng curfew. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga puso, wala po tayong inaasahang bagyo o low pressure area sa mga susunod na araw. Ayon yan sa PAGASA. Sa ngayon, hanging amihan o northeast monsoon ang patuloy na umiiral. Diyan po sa buong Luzon hanggang Visayas na yan, mga kapuso. Ha? At makikita nyo, tuloy-tuloy po yung hanging amihan na yan sa mga susunod na araw. Kaya northeast monsoon pa rin tayo. Dahil sa hanging amihan, mataas ang alon sa mga baybayin ng Ilocos Norte, dyan sa may Cagayan Valley, kasama ang Babuyan Group of Islands at Batanes, Aurora, Quezon, kasama ang Pulillo Islands. Maging dyan sa may southern coast ng Mindoro Provinces, yan yung Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, western coast ng Romblon, maging dyan sa may Kalayaan Islands, eastern coast ng Kalamian Islands, Cuyo Islands, dyan po sa may Bicol Region, yan yung Camarines Provinces, Sorsogon at Albay, hanggang dyan sa may Catanduanes, maging sa northwestern coast ng Antique, northern at eastern Samar, hanggang sa may Dinagat Islands. Sa latest rainfall forecast naman ng Metro Weather, umaga pa lamang mga kapuso, may ulan na dyan sa may Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordillera, Aurora, Quezon, dyan sa may Bicol Region, may malalakas po dyan sa may Cagayan Valley na pwede magdulot ng bahat landslide, ilang bahagi ng Caraga at Davao Region. Tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan hanggang sa hapon dito sa may Eastern Luzon at madadagdagan yan dyan sa may Cordillera at ilang bahagi o dyan sa may Ilocos Region. Samar at Leyte Provinces may ulan na rin sa hapon pero malaking bahagi ng Mindanao mga kapuso ha. Wala pong ulan. Mababa naman ang chance ng ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Makikita nyo wala tayong kulay kaya walang ulan. At doon po sa mga enthusiast, mga kapuso, isang minor meteor shower ang maaari nyo masaksihan. Bukas po yan, ha? Ito ay ang Alpha Centaurids na aktibo mula pa noong January 28 hanggang February 21. Pero bukas po ang peak nito, mga bandang alas 5 ng umaga. Ayon sa PAGASA, nasa 6 na bulalakaw kada oras ang maaaring makita. Yan ay kung walang buwan at hindi maulap ang kalangitan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Madaling araw pa lamang po, marami ng mga magulang at kanilang mga anak ang nasa Manila Zoo. Pero hindi para mamasyal, kundi pamakunahan kontra COVID ang mga kabataang edad 5 hanggang 11 taon. Mula sa Maynila, may unang balita live si Darlene Tsai. Darlene, samahan na rin ang pasyal, di ba? Tama, Ivan. Samahan na rin ng pasyal at isa nga yan doon sa mga goals ng Manila LGU. Kaya dito nila napili na maging isa sa mga vaccination sites ng Manila. At maaga pa lang, may ilang magulang na pumunta dito kasama yung kanilang anak na magpapabakuna kontra COVID-19. Isa nga kasi itong Manila Zoo sa dalawang vaccination sites para sa mga bata dito sa Maynila.
Alas 5 pa lang ng madaling araw, may ilang magulang nang pumunta rito sa Manila Zoo para maghintay na magsimula ang vaccination. Kasama nila ang kanilang mga anak na kabilang sa mga unang makakatanggap ng bakuna kontra COVID para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Si Mona Lisa kasama ang 8 taong gulang na anak na si Chanel. Inagahan daw nila para maagang matapos dahil may online class pa si Chanel. Agad-agad daw silang nag-register para rito noong nagbukas ng slots para sa mga batang gustong pabakunahan kontra COVID. Si Chanel naman, excited daw pero kinakabahan. Kahit iniisip niya ang injection, mas excited daw siyang makalabas at makapaglaro uli. Hindi rin daw nagdalawang isip si Melona na i-register sa COVID vaccination ng 10 taong gulang niyang anak na si Chariz. Isa itong inayos at mas pinagandang Manila Zoo sa 6 na vaccination sites para sa mga bata sa Metro Manila. Libre ito pero bawal ang walk-in kaya kailangan mag-register sa manilazoo.com o sa manilacovid19vaccine.ph. Isang kasama lang ang papayagan kada bata at may 1,000 slots kada araw. Ako may asthma ko, ito may skin asthma. Kaya sabi ko, para hindi din kasi kami lumalabas eh. Lalabas lang ako lang. Siya yung nasa loob lang ng bahay. Eh inaano ko, baka may immune system niya dahil hindi nakapaglaro. Kaya inaano ko, para at least din, medyo may laban din siya. Natatakot po. Kasi? Baka magka-COVID din. Pwede na maglaro sa labas yung mga tao na mawawala na po yung COVID pag lahat na po nabakunahan. Gusto ko po sila ano talaga po sa school. Kasi itong anak ko, hirap pa gano sa, parang namimisin yung dati niyang mga classmates. Ivan, katulad ng sinabi mo kanina, pagkatapos ng vaccination, pwedeng mamasyal yung mga bata kasama yung mga magulang nila dito sa Manila Zoo at libre po. Wala nang bayad yung kanilang entrance fee. Anumang oras, papapasukin nila sila dito sa loob at tuloy-tuloy yung pagdating ng mga magulang kasama yung mga batang babakunahan kontra COVID ngayon. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Aksidente na naman sa mga concrete barrier sa EDSA. Dalawang sugatan ang tumagilid ang isang kotse matapos araruhin ang mga concrete barrier. Nagkalat din ang mga langis sa kalsada. May unang balita si James Agustin. Wasak ang harapan na tumagilid pa ang kotse na ito matapos araruhin ang mga concrete barrier sa Quezon Avenue pasado launa na madaling araw. Ang mga barrier na wala sa pwesto at may nagkatipak-tipak pa. Ang isa tumilapo ng ilang metro at tumama sa unahan ng isang taxi. Buti na lang nakapagpreno ang taxi driver na may sakay pa man ding 3 pasahero. Mabilis talaga siya dahil ang ano niya, iniwasan ko nga siya kasi gusto ko siyang pagbigyan sana. Kaya lang, nung naalanganin na siya doon sa concrete barrier, lumipad yung sasakyan niya. Lumipad dyan yung barrier na yan. Mga ganyan siguro taas niyan. Sugatan ang dalawang lalaking sakay ng kotse. Hindi namin sila ipapakita sa kahilingan ng kanilang mga kaibigan. Ayon sa MMDA, galing sa Banawi ang dalawa at pauwi na nangyari ang aksidente. Nakausap ko po yung driver. Ang sabi, nakainom naman po siya. Umamin po siya kanina sa akin habang tinatanong ko po. Pati po yung kasama niya, sabi niya po, nakainom silang dalawa. Nasa 12 concrete barrier na bangga ng kotse. Binomba naman ng tubig ng mga bombero ang tumagas sa langis sa kalsada. Iniimbisigahan pa ng MMDA at QCPD traffic sector ang insidente. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Ika-6 na sunod na araw ng mas mababa sa 10,000 na itatala mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa datos po ng Department of Health kahapon, 8,361 ang new cases. Kaya patuloy ring bumaba sa 126,227 ang mga aktibong kaso. Ika-7 sunod na araw na itong mas mababa sa 200,000 ang active cases. 312 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Pinakamataas sa bilang matapos ang mahigit 3 buwan o mula noong October 30, 2021. Sa kabuuan, 3,609,568 na ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Mahigit 3,428,000 dyan, magaling na. Dalawang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa DOH. Ayon sa Okta Research, posibleng buwaba pa sa 2,000 mga bagong kaso kada araw sa katapusan ng Pebrero. Naniniwala raw po si Kingdom of Jesus Christ o KJC founder Pastor Apollo Kiboloy na bahagi ng pagiging appointed Son of God ang anyay persecution o pag-uusik. Sinabi ni Kiboloy kasunod ng paglabas ng wanted poster ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika laban sa kanya. Kasama sa wanted list ng FBI si Kiboloy kasunod ng indictment
o pagkakaso sa kanya ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, at sex trafficking by force, pati fraud and coercion conspiracy at bulk cash smuggling. Nauna ng kinwestiyon ng kampo ni Kibuloy ang paglabas ng mga wanted poster. Ayon kay KJC Legal Counsel Attorney Ferdinand Topacio, hindi rin daw nagtatago si Kibuloy kaya hindi na kailangan ng wanted poster. Handa naman daw silang dumaan sa proseso sakali magkaroon ng extradition request ang US government laban kay Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang Department of Foreign Affairs ang susuri sa extradition request mula sa US State Department. Kung makikita raw ng DFA na sapat ang basihan, i-endorso ito sa DOJ na maghahain ng petisyon sa korte sa ngala ng US government. Shabby Chica, ngayong Monday morning, magkaka-baby boy na ang sikat na vloggers na sina Kong TV at V Cortez. Napatakbo sa tuwa si Kong nang bumagsak ang blue confetti mula sa ginamit nilang helicopter. Super happy din si V, pati ang kanilang family and friends. Ipinost nila ang video na yan sa kanilang channel kasabay ng kanilang celebration one day before the gender reveal event. Ang ipapangalan nila sa kanilang baby ay Kidlat. Wow, bongga, helicopter, mare. Oh, budget and everything. Grabe. Patay ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo nang manlaban umano sa mga pulis. Sinita sila dahil sa hindi pagsusot ng helmet pero napag-alamang nang hold up pala umano ang dalawa sa isang gasolinahan. May unang balita si James Agustin. Nauwi sa engkwentro ang pagsitalansana ng mga pulis sa dalawang lalaking ito na nakasakay sa motorsiklo sa barangay Novaliches proper Quezon City pasado alas 3 sa madaling araw. Napansin daw ng mga pulis na nakatambay sa dilim ang dalawa at wala pang suot na helmet ang isa. Nung kinausap na, wala na rin silang magawa dahil marami kami ng mga nakamotor. Bigla silang pumutok. Ngayon wala na tayong no choice sa tayo kundi gumati sa kanila. Kaya ganun ang nangyari. Dead on the spot ang dalawang lalaki na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng impormasyon na may na-hold up na gasolinahan sa barangay sa Uyo kagabi, kaya mas pinaigting ang checkpoint. Nakuha umano ng riding in tandem ang halos 13,000 pesos na kita ng gasolinahan. Yung description ng motor na binabanggit sa alarm 120 holdapan, ano na tumutugma sa kanila. Kaya siyempre ang ano kagad ng kapulisan natin ay medyo safety. Kinakausap sila ng medyo malayo. Dumating ang empleyado ng gasolinahan sa pinangyarihan ng engkwentro. Kinumpirma niya na ang dalawang napatay ang nagpagasolina sa kanila mga holdapper. Nakuha ng SOCO ang dalawang baril mula sa mga sospek. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Duloy ang aktibidad ng ilang presidential at vice presidential aspirants nitong weekend. Sinagot ng mga aspirant ang ilang mahahalagang isyung ibinabato sa kanila. Narito ang unang balita. Dumalo si Vice President Lenny Robredo sa groundbreaking ceremony ng pabahay para sa mga sinalantan ng Bagyong Odette sa Dinagat Islands noong Sabado. Kahapon naman, nasa Calabanga, Camarines Sur siya para magbigay ng tulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda roon. Nagsalita rin siya tungkol sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Pag nakinabang ka, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang part doon. So sa akin, klaro naman yun. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi naman ako yung nakaupo, so hindi ako accountable. Pero oras na makinabang ka sa fruits ng corruption, accountable ka doon. Sabi ng kampo ni Marcos, iginagalang nila ang paniniwala ng isang kandidato, gaano man nila ito kabaluktot. Mas pinahahalagahan daw nila makapagbigay ng mapagkaisang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan sa gitna ng pandemic. Sinimulan naman ang running mate ni Robredo na si Senator Kiko Pangilinan ang biyahe ni Kiko. Hello pagkain, goodbye gutom caravan na layong itampok ang issue ng food security na kinakaharap ng bansa. Walang public engagement si Bongbong Marcos kahapon. Sa pagsalang niya sa Ikaw na Ba presidential interviews ng DZBB noong Sabado, sinabi niya na kung mananalo siya, palalakasin niya ang Presidential Commission on Good Government, ang komisyon binuo para i-recover ang ill-gotten wealth ng mga Marcos at kanilang malalapit na kaibigan. Siguro yung anti-corruption, mas patibay pa natin yung PCGG. Pero sa ngayon, ang PCGG, hindi na masyadong wala nang inimbisigan. So kailangan natin pag-aralan kung ano yung magiging role nila. So anti-corruption, right?
Pinangunahan naman ng kanyang katandem na si Mayor Sara Duterte ang pagbubukas ng kanilang regional campaign headquarters sa Legazpi City, Albay. Pumisita rin siya sa isa pang campaign headquarters sa lungsod. Kasama niya ang senatorial aspirant na si Robin Padilla. Walang public engagement kahapon si Senator Ping Lacson. Sa isang tweet, pinabulaanan niya ang report ng Philippine Center for Investigative Journalism na gumastos siya ng 915 million pesos para sa campaign ads sa traditional media nitong 2021. Wala raw silang ganoong kalaking halaga. Sa pagsalang naman ni Senate President Tito Soto sa Dabangahas interviews, itinanggi ni Soto na isa ng emerging political dynasty ang kanyang pamilya. Iba-iba naman daw kasi ang tinatakbuhang posisyon ng mga Soto. Wala ring public activity si Manila Mayor Isko Moreno kahapon. Sa Facebook Live, ibinahagi niya na dumating na sa LGU ang 30,000 doses ng Pfizer vaccine para sa pagsisimula ng bakunahan para sa mga batang edad 5 hanggang 11 ngayong araw sa Manila Zoo at Ospital ng Maynila. Ang kanyang katandem na si Doc Willie Ong, ibinahagi sa kanyang Facebook page ang benepisyo ng pagkain ng isda at gulay para maiwasan ng severe COVID na batay 6 sa isang pag-aaral. Wala ring public engagement si Senator Manny Pacquiao kahapon. Noong Sabado, nakipagpulong siya sa mga opisyal ng US Embassy kung saan kabilang sa tinalakay niya ang pagsugpo ng homelessness sa pamamagitan ng pagpapatayo ng hanggang 10 milyong bahay. Makatutulong din daw ito sa ekonomiya dahil marami itong malilikhang trabaho. Para sa unang balita, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Health na dumaan sa masusing pag-aaral ang pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11 na magsisimula ngayong araw. May mga payo rin sila sa mga magulang na may pababakunahang anak. Kung ano ang mga yan, alamin sa UB Explainer. May ilang magulang pa rin na may pag-alinlangan sa pagpapabakuna sa mga edad 5 hanggang 11. Kaya naman ang Department of Health tiniyak na napatunayang ligtas at epektibo para sa mga bata ang COVID-19 vaccine. Pinag-aralan din ng mga eksperto ang bakuna sa mga bata. At inaprobahan na ng ating Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization para sa mas mababang dosage ng Pfizer-BioNTech vaccine. Bagamat may mga posibleng sintomas na maramdaman ng mga bata, mild o banayad lang ang mga ito. Kabilang dyan ang pananakit ng bahaging tinurukan, pananamlay, sakit ng ulo at lagnat. Gumagaling din naman ang mga ito sa loob ng 24 hanggang 48 oras. May gabay rin ang DOH sa mga magulang na may pababakunahang anak. Importante munang tanungin ang anak sa nararamdaman kaugnay sa pagpapabakuna. Dapat unawain ito, huwag baliwalain. Mahalagang ipaalam sa anak ang mga detalye sa pagpapabakuna. Maaari raw itong ilarawan na tila kagat ng langgam sa braso at tatagal lang ng ilang segundo. Ipaliwanag din dapat sa mga bata ang dahilan kung bakit kailangang magpabakuna. Iwasan na maging teknikal sa pagpapaliwanag at gumamit lang ng mga salitang angkop sa pag-iisip ng mga bata. Inirekomenda rin ng DOH ang paggawa ng plano para sa araw ng pagbabakuna. Mainam rin daw na maghanda ng laruan o gadgets para marelax ang mga bata. Pwede rin mag-ensayo o i-demo ang pagbabakuna gamit ang stuffed toy. Huwag rin kalimutan na purihin ang anak kapag matagumpay na nakapagpabakuna dahil nakatulong siya sa pagprotekta sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Yan ang unang balita. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas. Paalala po, bawal ang walk-in at kailangan naka-register muna ang mga batang edad 5 hanggang 11 na magpapabakuna kontra COVID sa Manila Zoo. Nagbabalik live si Darlene Kay. Darlene, nadagdagan pa ba ang mga naghihintay dyan ngayong umaga? Yes, Maris, nadagdagan pa yung mga naghihintay ngayong umaga at dito sila sa labas ng entrance ng Manila Zoo naghihintay dahil hapon pa magsisimula yung vaccination dito. Madaling araw pa lang, tuloy-tuloy na yung pagdating ng ilang magulang kasamang mga anak nilang edad 5 hanggang 11. Kabilang sila sa mga unang makakatanggap ng COVID vaccine para sa mga bata. Bukod sa pagpapabakuna kontra COVID, gusto rin nilang mamasyal dito sa newly rehabilitated na Manila Zoo. Yun nga lang, alauna pa ng hapon magsisimula ang vaccination dito. Inagahan daw ng mga nandito ngayon sa pag-aakalang mahaba ang pila. Pero willing to wait naman daw sila. Paalala lang po, bawal ang walk-in dito. Kailangan mag-register muna sa manilazoo.com o sa manilacovid19vaccine.ph kung gusto ninyong pabakunahan ang inyong anak o kaanak kontra COVID-19.
Mariz, tuwing may dumarating dito na magulang kasama yung kanilang anak o guardian kasama yung bata, eh pinaalalahanan sila ng mga nagbabantay dito na 1 PM pa talaga yung simula ng vaccination. Kaya pinapauwi na muna sila. Kaya lang yung mga nandito, ang sinasabi naman nila ay nanghihinayang sila sa pamasahe o nanghihinayang sila sa ibinyahe nila dahil galing pa sila sa mas malayong lugar, kaya naman willing daw silang maghintay hanggang hapon o hanggang pwede na silang papasukin dito sa Manila Zoo. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay. Buong puso para sa Pilipino. Darlene, matanong ko lang, araw-arawin na ba yan? At saka per day, gano'ng karami yung pwede lang makapagpabakuna? Yes, Mariz, so far, ayon doon sa inilabas na announcement, araw-araw ito at per day ay 1,000 yung tatanggapin nilang magpapabakuna dito sa Manila Zoo. Alright, maraming salamat, Darlene Kay. May halos 800 million pesos na budget na ang Department of Science and Technology para sa research and development ng bubuing Virology and Vaccine Institute. Sabi ni DOS Secretary Fortunato de la Peña, mas malaki ito kaysa 218 million pesos na budget noong isang taon. Diretso ang budget sa walong proyekto ng institute para sa pananaliksik sa mga virus at paglikha ng mga produktong gaya ng bakuna at diagnostic kits. May hiwalay na 50 billion pesos na budget para na mas tanggapan ng institute sa 5 ektaryang lupain sa Clark Green Zone sa Tarlac. Lusot na sa kamera ang panukala para sa pagtatag ng institute habang isasalang pa lang ito sa plenaryo sa Senado. Balikan naman natin ang sitwasyon sa Makati kung saan malapit nang simulan ang pediatric vaccination ng mga edad 5 hanggang 11 taong gulang. May unang balita live si Mai Bermudez. Good morning, Mai. Mariz, good morning. Handa na yung mga batang nakausap namin na magpabakuna dito sa Nemesio Ayabut Elementary School. Sila yung mga nasa 5 to 11 years old age group na nakaschedule ngayong araw dito sa eskwelahan para sa pediatric vaccination. Excited itong mga bata dahil mabibigyan na sila ng proteksyon kontra COVID-19. Mamimigay ng chocolate candy bars sa mga batang magpapabakuna dito sa lungsod ng Makati. Target nga na mabakunahan ang 5 to 11 years old age group, 500 sa eskwelahan at 400 naman sa mall site na SM Makati. Sabi ng mga batang unang dumating dito, excited na raw sila sa pagpapabakuna nila. Alam daw kasi nila na importante ito para sila ay makalabas at para sa kanilang pag-aaral. Masaya po. Bakit? Para pwede na din makalaro sa mga friends ko at makapasok sa school. Bakit gano'ng katagal ka na bang di lumalabas? Minsan lang po ako lumalabas. Masaya po. Kasi po pwede na po ulit kami makapasok sa school. Wag daw po kabahan. Ganun. Sinabi nila wag ka iiyak. Opo. Mariz, kung dito sa lungsod ng Makati ay mamimigay ng libreng tsokolate, children's party naman ang tema ng mga magpapabakuna sa lungsod ng Muntinlupa. Magkakaroon din ng vaccination mamaya sa 5 to 11 years old age group sa SM Mall of Asia sa Pasay City at sa SM Aura sa Taguig. Yan ang unang balita mula rito sa Makati City, Mai Bermudez, buong puso para sa Pilipino. May linawin lang natin, so gaya sa Maynila, dyan sa mga binanggit mong mga lungsod, ay kailangan nakarehistro rin yung mga bata bago pumunta dyan, bawal yung walk-in. Tsaka ano-ano ba yung mga requirements, ulitin lang natin para dun sa mga magulang at yung mga bata na pupunta pa lang dyan para masigurong wala silang makakalimutan. Yes, Mariz, bago nga pumunta dito, yung mga batang magpapabakuna ay kailangan muna nilang mag-register sa website ng Makati LGU para masiguro na may schedule or may slot. By slot kasi yung pagpunta rito, 400 dito sa Nemesio Ayabut Elementary School at 500 naman dun sa isa pang vaccination site sa SM Makati. At yung requirements, may para masiguro, meron pa bang karagdaga na kailangan na bitbitin ng mga dokumento? Yes, Mariz, kailangan nga na meron silang dalang ID, pwede na yung school ID dahil nga mga estudyante sila, at yung pruweba na nakaschedule nga sila ngayon na magpabakuna dito sa eskwelahan. Mariz? Alright, maraming salamat, May Bermudez. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, pababa ng pababa yung antas ng tubig dyan sa Angat Dam. Kanina alas 6 ng umaga, nasa 196.29 meters po yung water level sa Angat. Kung yan ay mataas sa tingin nyo,
eh, mahigit 5 metro mga kapuso na itong mas mababa kaysa sa 201.62 meters na rule curb, yung kulay orange na nakikita nyo. Yung rule curb mga kapuso, yan po yung dapat na level ng tubig ng Angat Dam sa mga oras na ito para ito ay makapagbigay ng tamang supply ng tubig sa mga kailangan. Pero kung makikita nyo, kung tuloy-tuloy tayong gagamit ng tubig nang hindi magbabago yung pangangailangan natin, eh mga kapuso, tuloy-tuloy yung pagbaba niyan at darating sa punto na yung low water level niyan, eh as early as April o May, eh darating na po tayo doon at ibig sabihin nun, eh baka magkaroon tayo ng problema. At kung magtutuloy-tuloy na walang pag-ulan dyan sa Angat Watershed, eh talagang pababa pa po yung water level doon. Kaya mga kapuso, ha, ugaliin po natin magtipid ng tubig yung wastong paggamit ng tubig. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nananawagan ang grupo ng ilang bus driver at konduktor ng ELSA Carousel na ibigay na sa kanilang sweldong hindi pa raw nila nakukuha mula pa noong May 2021. At live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Good morning, Bam. Magandang umaga. Nagsagawa kanina ng kilos protesta ang isang grupo dito sa ELSA Kamuning sa Quezon City. Pasado alas 6 ng umaga na magtipon sa gilid ng bangketa ang grupo ng mga realista para tuligsain ang hindi pagpapasweldo sa kanila di umano mula May 2021. Sila ang grupo ng mga bus driver at konduktor na bumibiyahe sa EDSA Bus Carousel. Anila, humigit kumulang 20 million pesos ang hindi pa ibinayad sa kanila para ito sa serbisyong ipinagkaloob nila noong kasagsagan ng pandemic noong Bayanihan 1 and 2. Tinututulan nila ang kawalan na aksyon ng LTFRB, pati ng kanilang kumpanya daw na ES Group of Companies, ES Transport, GEL, Earthstar, Kellen, kaugnay ng kanilang hinaing. Labis na raw nahihirapan ng mga driver dahil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Bilang paghahanda sa kanilang rally, maaga nakaposisyon ng mga pulis na may dalang mga yantok para panatalihin ang kaayusan sa lugar, lalo na ang traffic situation. Walang interaksyon ng dalawang panig at nakapirmi lang sila kanina pareho sa sidewalk. Ang simple lang naman po yung hinaing namin. Kami po yung mga manggagawa sa EDSA Carousel, sa ES Group of Companies, na sobra na po yung ginagawang panggigipit sa aming mga manggagawa na halos kalahating taon na po, eh hindi namin alam kung ano ba ang makatotohanan sa sabwatan ng tatlong panig, yung gobyerno, mga ahensya na yan, yung kumpanya, na namamahala na bakit hanggang ngayon po eh hindi maipaliwanag sa amin kung bakit sobrang delay na po yung sahod. Ginawa na po kami parang bola na pinagpasapasang. Maintain lang naman namin yung ano, yung traffic situation dito, especially dun sa mga kwan, yung mga taong nagdumadaan dito. Inaayos din natin yung natin, yung mga, siyempre, na-observe natin yung minimum health safety protocol din natin. Maris, mga ilang minuto lang na nakalipas ay umalis na rito yung grupo ng mga realista para magmarcha papunta sa opisina ng LTFRB para direktang ipahatid ang kanilang mga hinaing. At yung ating grupo ng pulis kanina rito ay nakaabang din, nakasunod din sa kanila, no, para lang tiyakin na walang any untoward incident. Maris. Bam, tanong ko lang, 9 na buwan na yung lumipas mula nung sinasabi nga nilang inireklamo nila na hindi sila sinasweldohan. Wala pa bang tugon hanggang ngayon yung mga bus company? Inireklamo na ba nila ito sa LTFRB? At meron na bang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa LTFRB? Okay. Ito yung main concern ng kanilang hinahing kasi nagreklamo sila sa LTFRB tapos parang nagkakaroon ng pagpapabalik-balik daw sa kanila. Mm-hmm. Kumbaga para silang ginagawang ping-pong, ika nga nila. Yun yung kanilang hinahing, yung lack of action, no? Dun sa government agency daw, pati sa kanilang mga kumpanya. As of the moment kasi kanina, ay wala namang wala pa yung kinatawan ng LTFRB or ng bus company na nasa vicinity natin, no? Pero yun nga, dinala na nila yung kanilang presence doon mismo sa opisina para magkaroon sana ng dialogue kung haharapin man sila ng LTFRB. Maris. Maraming salamat, Bam Alegre. Inanunsyo ng GMA Network na magtatapos na ang kontrata ni Willie Revillamez sa February 15. Ang kanyang programang wawawin ay hanggang sa February 11 o sa Biyernes na lang mapapanood. Mensahe ng network kay Willie, good luck sa kanyang future endeavors.
Lumahok sa torch relay ng 2022 Beijing Winter Olympics, International Olympic Committee Executive Board Member Mikey Kowanko Jaworski. Sa kanyang IG post, ibinahagi ni Mikey ang ilang litrato kung saan bitbit niya ang torch. May caption itong, "It was a great honor and it was also great fun." Nagsimula ang 2022 Beijing Winter Olympics noong Biyernes at matatapos sa February 20. Si Mikey ay kilalang equestrian na naka-gold sa 2002 Busan Asian Games. Hook na rin ang ilang kapuso star sa hit Korean zombie-inspired series na All of Us Are Dead. Kasama na ako dyan. Nagpunga sa ID si Gabby Garcia, suot ang all-white outfit habang may hawak na crayon na may sindi na tulad ng isang candle. Sabi pa ni Gabby, naniniwala siya that high school semi-prepared us para sa zombie apocalypse para makasurvive. May good pa, tip, ha? Oo nga. May pa All of Us Are Dead kit pa siya na ipamimigay sa 10 followers niya. Habang si Luke Conde naman, hindi na itago ang pagka-iniske na yon na sa series na ginagampanan ng Korean actress na si Lee Yomi. Na beaten naman si Yasmin Curdy at nag-request ng part 2. You know, ay, ako na lang yata, hindi pa nakakanood niya. Medyo man. Meron naman part 2, beaten naman yung part 2. Beaten naman yung part 2. Parang na-feel ko naman na may part 2. May nanalo na, instant milyonaryo ang nag-iisang mananayang naka-jackpot sa Super Lotto 649. Nakuha niya ang winning combination na 36, 29, 35, 16, 3, at 17. Ang kanyang premyo ay mahigit 29 million pesos. Mahigit 49 million pesos naman ang napanalunan ng isa ring mananaya sa Lotto 642. Na-jackpotan niya ang winning combination na 30, 20, 15, 9, 23, at 22. Kinagigiliwan ngayon sa TikTok ang isang aso na tila takot kapag sinusumbong sa kanyang amo. Ma, hindi pa natutulog oh. Ma, hindi pa natutulog oh. Siya si Coco, isang 9-month-old na aso na matapos isumbong sa kanilang mama, ay nagtago sa kumot at nagtulog-tulugan. Kwento ng owner na si Christian Lising, oras na noon ang pagtulog ni Coco. At dahil sa Baguio sila nakatira, ay laging kinukumutan ng mama niya ito. Nang makapasok sa kwarto ang mama nila, nangulit pa sa higaan si Coco dahil alam niyang may nanonood pa ng TV. Dagdag pa ni Christian, malambing at anak na raw ang trato ng mama niya kay Coco. Mahigit 4 million ang views sa video ito sa TikTok. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.